Magpo-podcast tayo. Anong topic? Yung damit mo, color ube. Ano, ako lang yung ube. Sabi ni Jersey, magtanong daw ako sa'yo paano eh. Nah. Alam mo yung fear of missing out? FOMO. FOMO. Yung fear of missing out nga. May iba pa? Fear of missing out. Kunwari, parang ayaw mo na ano. Eto, papanood ko sa'yo. Ay, parang ayaw mo hindi kasali ka? Parang hindi ka nakasali? Oo, parang yun yung left behind ka, gano'n? Oo. Eto. I have extreme case of FOMO. And I feel like it's FOMO. Something that I should unlearn. Mm-hmm. Unlearn or lesson lang muna. Unlearn talaga to. Ang pangit ng feeling na meron ka FOMO. Kasi kahit parang alam mong hindi nila sinasadya, nag-overthink na parang sila dyan nila gano'n. Yes, and but for everybody, since you should do online besties, yung ibig sabihin is fear of missing out. It means that if something is happening and you're not there, like you feel like, oh my gosh, are they talking about me? Oh my gosh, ano yung pinag-usapan nila? Baka the next topic. Kaya ako sinama. Hindi ko na mag-gets yung next gala. Tapos pag-uusapan nila. Tapos I can't relate. Hindi ko kaya. So I have the worst case of FOMO. May it be sa chika. Pero kadalasan talaga totoo naman yan. Ayun nga, sabi ko kay Jersey, parang recently, parang ayun yung lagi, ayun yung parang nafe-feel ko recently. Parang nafo-FOMO ka. Yung parang, kunwari, pagka magkasama sila. Ikaw pinag-uusapan? Tapos hindi ako kasama. Ikaw pinag-uusapan? Parang feeling ko nila-left out na nila ako. Ganun, kahit hindi naman nila sinasadya. Pero may factor na pero, parang ano, mafe-feel mo talaga yun. Most... Pero minsan kasi mafe-feel mo na parang napapag-usapan ka talaga eh. Oh. Diba? Hindi, pinag-uusapan ko talaga. Hindi, most, ano nga, mataas yung chance nga. Ang ano doon, parang... Oh, wala ka naman pakialam doon. Kahit kaya nga, ka. Ikaw kasi di ba parang nonchalant ka, gano'n. Kahit alam kong sinadyang hindi ka sinali. Ayun nga, parang gusto ko matutunan na parang mawalan ng pakeba sa kung ano man yung... Yung pag gano'n. Makaka-get over ka lang. Pag gano'n. Kaya nga bigyan mo akong advice. Advice? Hindi ano? Huwag ka mag-shake! Ano? Anong advice mo? Isipin mo, sarili mo lang. Ay, sarili, mali. Hindi, okay lang din. Isipin mo yung, ano? Ano? Simple lang. Huwag ka mag-overthink. Paano kung overthinker ka? Pinag-usapan ka, ano ngayon kung pinag-usapan ka? Oh. Ano bang gagawin mo? Ayun nga. Hanapin mo yung ano gusto nga sa akin yan kung pinag-uusapan ako. Eh minsan, talagang hindi mo maiiwasan na parang maapektuhan ka. Oh, yan nga yung advice ganun. Ko. Ano advice dapat, mo? Ano ka? Para makaget over ka doon lalo na ako parang napaka, alam mo yung madaling basahin yung mood, ganyan. So usually talaga, pagka nawalan ako ng... sa mood, ganyan. Parang meron na ako na feel na something, ganyan. Yeah. Tapos, sa akin, iniisip ko lang, wala ka namang pake doon. Paano nga mawalan ng pake? Isipin mo lang yung ano, isipin mo yung ano mo ba, kunyari ikaw yung nasa ano ka? Nasa mundo mo, ikaw yung bida, ganun. Mm-hmm. Kahit di ka kasali doon, walang bida doon, hindi wala ka namang pakega, parang nag-run ang talaga parang comfortable lang talaga ako bang mag-run sa ano yung kahit di ko naka-work si Jersey, parang pinag-usapan mo si Jersey mga ganun, nag-overtake yun siya na pinag-usapan mo siya. sabi niya nakadepende naman sa tao sa kanya, nakadepende sa tao yung pag yung sa feeling niya na ganun. Pero, kasi imagine mo kung magkakaibigan kayo. Sikaw. Tapos parang ikaw usually nale-left out, ganyan.
pag kunwari, may pupuntahan sila, hindi ka inaaya, ganun. Parang, pero ano yun, di ba? Minsan, ano talaga yun? Tama yung inala mo, ganun. Hmm. Example, may na-left out talaga dun. Which is, puntong-punto nga yung pinag-uusapan natin. Punto nga yan. Kaya nga parang ano. Pero yun siya. Ano naman yun? Wala naman siguro mo pa kayo. Okay yun. Yung parang pinaka fear of left out. May fear ka. Paano mo overcome yung fear mo? Kaya paano nga parang overcome? Mas advantage na sa akin na alam mo yung sinanay ko yung sarili ko na mag-isa. Ganyan. Kahit na ako lang mag-isa. Kumain, ano mag-enjoy ako. Ganyan. Pero kasi minsan, hindi mo may iwasan na mag-overthink talaga na yung FOMO nandun pa rin. Imagine mo nung nawala ako sa ano, nung nagbakasyon ako sa office, nung nag-vortex ako. Ikaw lang yung pinag-uusapan? Hindi naman sa pinag-uusapan. Parang pagbalik ko, parang alam mo yun, parang bagong employee ka. Dahil tawag dito, yung andaming, yung parang ako kailangan ko pong gumawa ng way nun para makikatch up sa mga kakulos ko sa office eh. Para hindi ko lang mas lalong ma-feel yung pero wala fear ka ma- of missing out. Yung missing out na yan. Wala ka naman magagawa kung kahit hindi kaya nga, hindi ko naman ngayon makokontrol. Wala kang magagawa kahit kung i-left out ka talaga. Kaya at the end of the day, parang sa akin pa rin, ako pa rin yung kumbaga makaka-fix ng problem ng ano mo lang, go with the flow ka lang. Paano lang i-unlearn? Go with the flow. Go with the flow. Oh. Ano lang minsan yung meron kasi dahil masyado akong parang, alam mo yun, conscious sa iniisip ng ibang tao. Oo. Oh. Kaya ganun. So, paano mo nga ma-overcome yun? Go with the flow ka lang. Gawa ko na sarili ko mundo. Oh. Tapos kung masanay ka mag-isa, baka mangyayari dyan, baka isipin mo hindi ka naman na-left out ka, tapos bigla kang isali. Ba't hindi ganun? Kanyari, na-left out ka ng one time, two time, tapos sinali na invite ka ulit. Mangyayari yan, hindi ka nasasali, di ba? Parang ano ka na, others ka na. Hindi, depende. May factor na ganun kasi na minsan talaga, ma-feel mo na hindi naman nila sinasadya. Parang ganun. Sinasadya nila. Isipin mo na yung worst na sinasadya talaga nila. Kasi minsan, mapapa-overthink ka. Ano, ayaw ba nila akong kasama? Kaya hindi nila ako inaaya? Ganyan. Siguro, siguro. Yung simple yung pag-aya lang. Siyempre, yung pag-overthink na lang ngayon, ang dami mo na parang may pero, isip eh. Pag inaaya ka ulit, kahit mangyari yun, tanong lang, wala ka lang, okay lang, sama ka. Okay lang yun. Baka one time kasi inaaya ka, tapos hindi ka sumama. Most likely, kasunod nun, hindi ka nasali talaga kasi hindi ka naman sasama. Tama. Hindi ka may naman, point. Others ka naman. Bakit ka pa invite? May point ka naman. Dapat go with the flow ka nga lang. Kung invite ka ulit, hindi sama ka. Kung hindi mag-invite, hindi... Minsan kasi hindi nagkakatagpo eh. Kunwari, ako mag-aaya. Parang de-decline nila ako. Pero ang nangyayari kasi... Others ka naman. Hindi, parang ang nangyayari kasi pag nag-aya ako, i-decline nila ako. Pero pag sila ang may lakad, parang hindi ako maaya. Parang ganun eh, hindi ako maaya. May times na hindi ako maaya. Ay madalas hindi ako naaya. Pero minsan naaya ako. Baka yung time na hindi ka inaaya, may pag-usapan ka talaga nila. Baka lang, pero anong gagawin mo? Wala. Wala, not wala your, naman. You don't ano, give a... Fuck. Ganon. Yun lang yung sikreto. Ano ka? Just stoic. Ano? Stoic. Ano yung stoic? Google mo na lang. Stoic ba? Wala kang... Eto mangyari. Upload ko to sa YouTube. Nonchalant ka nga. Ayun nga eh. Minsan kasi ano yung pagiging... Kunwari, pag hindi ko, ang problema kasi sa akin, kunwari, hindi na ako nagsasalita. Ang iisipin na ng ibang tao, parang bad mood ako, ganyan. Na which is, minsan, ganun naman talaga, pero hindi ganun minsan. Basta. Basta tama yun. Magbasa, makinig ka nung stoic sa ano? How to be stoic. Principles of stoicism, ganun.
Stoicism. Okay. Principles. Ang advice sa akin ni Master. Master Terrence. Ano na yun? Ano ibig sabihin ng Stoicism? Yung mga milyonaryo, yung mga bilang mga successful people, ganun. Okay. So, ayun. Meron nga libro, ay meron nga yun eh. Ano? May mga librong ganyan eh. Stoic. The Art of Not Giving Some. Not giving ano. The Art of Not Giving ano. Yan. Ayun ba yung Stoic na sinasabi? Parang ganun din yun. Pero Stoic, ano yan? Principles ng... Uy! Parang... A person who can endure pain or hardship without showing their feelings or complaining. Stoic principle. Ayun nga. Stoic meaning muna nga. A person who can endure pain or parang hardship lang without lang. Showing their feelings or complaining. Naku, paano yun? Nahirap. Paano pag OA ka na tao? Talaga. Paano pag OA ka? OA gaya ka ko. Oh, mahirap talaga. Hindi hanap ka ng alternative na ano, pwede. Ang alternative is parang ano mo yung ears mo, takpan mo yung tenga mo, takpan mo yung mata mo, gumawa ka ng sarili mong mundo kasi ganun yung ginagawa ko. Ganun ako mag-cope up ba? Ano? Ay, meron pala yung ano, yung parang pag may mga uncontrolled ka na may mga events na hindi mo wala kang control. Oh. Diba, nagwo-worry ka, ano? Yeah. Mag-worry ka, mag-overthink, na uncontrolled naman, hindi, ba't ka pa mag-worry, uncontrolled na? Ayun na. Tapos, let it be, ganun. Alam huwag mo, ka na mag-isip, overthink. Ina-advise ka sa ibang tao, pero pag sa sarili mo na, mahirap talaga siya bagay. Gawin ba? Hormones. Ganda. Ang ganda ng ano no, camera sa iPad ko no. So yan. That's it. Bye-bye. May last words ka ba? Last advice. Wala. Wala akong pakita. Joke. Diba?